at kasama nga natin for the first time, Ma'am Sherry. Thank you so much sa pagpapagawa sa amin. Magandang buhay ko, finally! Yes. Hindi ka na naman ECQ, di ba? Oo. Yes. Ang sarap ng mga pagpitas mo doon, Ma'am Sherry. Mga talong kamatis, mga lechugas. Bakit naman? Paano mo natutunan magtanim? Talagang kailangan. Bakit parang malaking problema? Yes! Kasi gusto ko mag-sana oil. Sana oil. No, kasi yung nanay ko talaga mahilig magtanim. Laking subic ako. Doon ako pinanganak. Tapos sa bakuran namin, nagtatanim talaga yung nanay ko. Doon natuto ako. At natutuwa kasi ako yung mga may papetsa. Hindi lang yung mga bulaklak. So tatanim talaga siya. Kinukompleto niya halos yung nasa bahay ko po. So yun, natuto na rin ako. Saka yung pagpitas-pitas nyo ng mga gulay pag namunga na, di ba parang ang sarap din yun bonding time ng family, lalo na yung kids mo. Na-excite ba sila pag nakita nilang malaki na, tapos ready for harvest? Si Miggy, nakakatuwa kasi lahat ng mga hobbies ko, talagang tinitignan niya, especially ngayon sa pag-gardening, nagtatanong siya kung pwede ba siyang tumulong, kasi syempre hindi man agad-agad pwedeng diligan yung mga halaman, baka, alam mo yun, malunod, parang ganun. So, tapos na-excite siya kung pwede nang mag-harvest, ganyan. So, tinutulungan niya, especially pagkuha ng mga kamatis, ganyan. Pero tsaka hindi lahat merong kamay para magtanim, di ba? May tanong tawag doon. Green thumb. May green thumb. Yung mother-in-law ko na nanonood ngayon, nakapatay siya ng halaman. I remember, pinupunta niya. Ay, kinalaman pala si mami. Si mami Nora, hello. Naalala ko, kumuha siya yata ng siling pangsigang. Tapos, hindi naman talaga siyang, alam mo yung namatay, pero ano na siya, brown na brown, tapos itin, parang nakatayo pa rin. Kasi talaga, gano'n. Tapos sabi ng anak ko, sabi niya, Bamba kasi tawag niya sa lola niya, parang grandma. Bamba, do not touch our plants, it will die. Gano'n sa sabi niya. So yun, tingin-tingin na lang yung mother-in-law ko. Ngayon, ngayon na naka-quarantine tayo, syempre, yan, madalas na kayong nagkakasama ng iyong hobby na si Chito. Dahil syempre, iba rin yung schedule ng banda, iba rin pag nasa bayan. Pero ito, nandyan kayo at nandyan pa siya ngayon? Pwede ba kami mag-hi sa kanya? Nasa kwarto siya nagbabantay kay Chito. Borlogs pa siya. Kay Miggy, tulog pa. Ayan, hindi natin siya. Kasi sinabi mo kay Miggy kagabi. Lang. Chito, San Sicho, diba? Parang ganun yung pero, so hindi siya masyadong busy ngayon, like kayo nagkakasama. Ano mga pagtutulungan na ginawa niyo? Siya yung alay, diba? Alay ng pamilya. Alay, siya yung may pass, siya yung lumalabas. Ngayon, parang Wednesday and Thursday lang, pwede kaming lumabas at 2 hours lang. So, para pag-cruisery at kung anong kailangan. So, sobrang strict na talaga dito sa Cavite. And, so far, may marami akong nakikita sa Facebook na, di ba, nagre-reklamo sila sa husband nila. So far, wala pa naman akong reklamo kay Chito kasi kumpleto ako sa, sa mga listahan. Yan, ako kumpleto. Kasi may viral doon ng mga options. Oo, di ba, na parang tawag ng tawag. Kasi bawal din kaming magdala ng phone. Ayaw namin magdala ng phone pag lumalabas kasi kailangan pang sanitize pa di ba? Oo, kami pag So, as much as pero actually, tama naman yun dahil minsan pag sinabing ang OA, ang hirap kung kayo kaya yung dapuan, di ba? Oo, okay lang po. Kayo yung magsasacrifice. Pag-sorry na. Very good.